DJ Kara at DJ Lloyd, pakitawagan naman po ako. Need ko po ng advice dahil iniwan po ako ng asawa ko. Yan, asawa ng usapan, Kara. Mabigat to, asawa na ko. Bakit kaya siya iniwan? Ano kaya ang dahilan? Babaero, mm-hmm. Burara. Ay, factor din yan, pagiging burara. Eto na. Hello? Wala pa pala. Excited ka, te. Kala ko yun na. Hello? Hi! Hi. Okay, ate, ano pangalan ulit ni ate? Cheryl. Si Cheryl. O, sige. Ate, kwentuhan mo kami ano ba ang nangyari sa iyong asawa? Siguro yun. Bali, umalis siya para mag-work. Saan siya pumunta? Okay. Usapin namin, magtatrabaho lang siya doon para matulungan niya ako. Hindi ko akalain nga after lang na 1 week, magte-text siya sa akin na kailangan niya daw hanapin. Ate, may ventilador ba dyan? Oo. Ah, sige, okay lang ba pakipatay? Okay, sige. Sige. Okay. Ayun. So, nag-text siya sa akin na nung isang gabi, mm-hmm. na hahanapin niya daw muna yung sarili niya kasi naguguluhan siya. Mm-hmm. Pero kasi, okay naman kami nung naghiwalay kami, na maayos kami, nag-usap. Nang tatrabaho lang siya doon. Tapos ngayon, matawagan niya sa cellphone niya. Hindi ko na siya matawagan. Hindi ko na alam kung ano nangyari kung bakit kanito. Bigla na lang siya sinibot. Okay, so Ate Cheryl, wala naman siya sinabi na may babae siya or nagsawa na siya sa'yo. Basta hindi mo alam kung anong dahilan. Yun lang po yung sabi niya na kailangan lang daw namin na magbago ka natin sa tigil. Ate, napuputol ka. Hello? Oh, sige, okay na. Ang sabi niya, kailangan lang daw na Paguhin yung sarili namin, hanapin yung sarili niya. Okay, so nakakagulat kasi bakit biglang ganun? Hindi nga po, DJ Tara. Hindi ko po alam kung ano po talaga yung purpose na ba't ganun ang sinabi niya. Kasi okay na okay kami. Wala kayong pinag-awayan? Wala po kami pinag-awayan. Okay, ilang years na kayong mag-asawa? 2005 kami kinasan. Mm-hmm. Tapos 12 years na po kami. Okay. Pero kasi po, ang nangyari po kasi, 4 years kami nagsama. Mm-hmm. And then, nag-abroad ako kasi wala po siyang trabaho that time. So, nung nag-abroad po ako, doon na po naging magulo ang lahat. Mm-hmm. Nung nag-abroad ka, doon kayo naging magulo. Bakit kayo naging magulo? Nagkaroon po siya ng karelasyon. Ah, so nagluko siya? Opo. Tapos, Ate, napuputol ka ulit. Hanap ka ng signal. Hello? Ayan. So, nung nagloko siya, pinatawad mo naman siya? Opo. Okay, nung pinatawad mo siya, nagbago ba siya? Kasi po, 8 taon kami naghiwalay. Okay. Tapos, nung July lang po kami nagkabalikan. Mm-hmm. Tapos, yung time po na yun na nagkabalika kami, may karelasyon siyang iba, nakarelasyon niya sa Japan. Okay. Sa Japan po siya. Tapos po, nagsama sila noon. And then, nung nag-away sila nung kinasama niya, ako yung kinontak niya. Na, para bumalik sa'yo. Oo. Opo, po, para bumalik. So, asawa ko siya. Kasal kami. Wala naman ako, hindi naman ako committed sa iba. Mm-mm. So, sa sobrang pagmamahal ko sa kanya, binalikan ko siya. Tinanggap mo ulit siya? Opo, tinanggap ko ulit siya. Tapos, lahat ng gusto niya, sinabi niya na
magbukod kami. Nagbukod kami. Sinabi lang ganito, ayoko na ganyan. Sinunod ko po lahat. Then akala ko, smooth yung pagsasama namin. Na wala nang, walang magiging hassle. Tapos 3 months lang po kami nagsama. Nag-decision po siya na magtrabaho sa Pampanga. Ito na yon yung nag-decision siya, kamo, na bigla siyang nagpaalam na ano, kailangan mo nang hanapin ang sarili, chuchuchu, ganun. Opo, yun na yun. Tapos, hindi ko na po alam bakit ganun yung nangyari. Bago ba mangyari yung pag-alis niya, wala ka ba napapansin na medyo nagtatago siya ng cellphone, hindi na kayo masyadong sweet? Hindi naman po, kasi actually alam ko yung password niya sa Facebook, alam ko. Recently lang po talaga, ito lang ng mga 4 days ago, bigla na po siya nagbago na. Dati, nung bago siya dumating ng Pampanga, nag-text sa akin na sumunod daw ako doon, maghanap ako ng trabaho doon, doon daw kami manirahan. Tapos nung ako na, gusto kong pumunta doon sa kanya. Gusto ko siyang puntahan doon. Bigla lang sinabi na, huwag na akong pumunta. Bakit nagkaganoon? Parang kinext ko siya, sabi ko, may problema. Okay, kasi kung kahit may problema kayo o magkaaway kayo, pag sinabi mong punta ako dyan, pwede naman yung sabihin, bahala ka sa buhay mo, or sige, bahala ka, pumunta ka dito, kung walang something, di ba? Ikaw ba may nafe-feel ka na may tinatago siya doon, kaya ayaw ka niyang papuntahin? Kasi po, ma'am, yung nakinasama niya nga po sa Japan. Feeling mo bumalik? Taga Pampanga po. Ayun. Yun na nga. So, mukhang may chance talaga. Doon pa lang alam mo dapat ang dahilan. Yung pinagbawalan ka pala niya, huwag kang pumunta dito. Bakit? Eh, syempre, asawa mo ako, may karapatan ako. Diba? Kaya nga po, ma'am eh. Pero kasi, ang ano niya sa akin, para ang ina-assure sa akin na sabi niya, yung mga text na babasahin ko lang po ha, para po malinaw. Sige pa. Sige pa. Para ma-ano natin, para ma-feel natin. Kaya ayoko yung dagdag bawas na kwento. Sige. Sabi nga, yung huling usap namin, hindi ko po asip kung ano talagang gusto niyong panabasin. Sabi niya, masyado akong naging pabigat sa'yo. Sa lahat ng bagay, nakita ko kung gaano ka nahihirapan, lalo na sa financial nung bumalik ako sa'yo. Dahil wala akong trabaho. Pero ngayon, gusto kita matulungan, kaya ayoko muna magkaroon ng masyadong gastos para makaipon at pabigyan din kita. Kaya kahit hindi tayo magkita, okay lang sa akin. Huwag ka masyado magpa-apekto sa nararamdaman mo. Pag-aralan mong tiisin ang mga bagay na pwede makatulong sa pasanin mo, na hindi yung kung ano pumasok sa isip mo, sige agad. Ibangin mo ang sarili mo sa mga bagay na hindi magastos ng madalas. Maguhin mo yung paraan mo para sakaling makabangon ulit at hindi ko maramdaman na masyado akong pabigat sa'yo. Aayusin ko muna ang sarili ko at ikaw din para malagay sa maayos ang lahat ng bagay. Ito yung sinasabi ko sa'yo, na kailangan ko ang buuin mo ng sarili ko at huwag kang matakot na mawala ako sa tabi mo, dahil lahat ng bagay hindi kailangan magkasama para maging maayos. Kahit kailan hindi nawala ang pagmamahal ko sa'yo. Kaya gusto ko mabuo ako kung magsasama ulit tayo, dahil magkasama man tayo, alam ko sa sarili ko na hindi pa rin maayos, kaya wala ako sa tamang pag-iisip kung kumilos at mag-isip. Huwag ka matakot, mawala ako sa tabi mo. Yun lang ang masasabi ko sa'yo. Ingatan mo sarili mo at kumilos ka na nasa tama at panahon ang magbabalik ng buong ako sa'yo. Pinapatatag ko lang ang lahat ng bagay sa ating dalawa para malaman natin kung kilos ang tamang mag-asawa, dahil madami akong mali na nakita sa'yo at lalo na din sa'kin. Kahit binibigay mo lahat sa'kin, nalalaman ko na mali din yan, dahil natutunan naman ako umasa sa'yo. Kaya tinatamad na naman ako sa madaming bagay, at ako naman nawala yung pagpapahalaga ko sa mga bagay dahil hindi pa ako okay nung nagsama tayo. Pinayagan mo ako magtrabaho dito. Magtiwala ka sa akin, kaya dapat lubusin mo na. Ginawa mo magtiwala ka sa nasa taas. Kahit anong mangyari, wala man ako sa tabi mo. Panahon ang gagawa ng paraan para sa lahat ng bagay para sa ating dalawa. Huwag ka magmadali, dahil kailangan ko ito, ang mabuo ang sarili ko. Dahil kung hindi ako buo, hindi tayo magiging maayos tulad nung magkasama tayo, palagi ang away. Alam mo ba, masaya ako kasi kapag naiintindihan mo ang sinasabi ko sa'yo at hindi tayo nagtatalo, kasi naiinisip mo na wala akong iniisip para maging maayos ang lahat ng bagay. Gusto ko din kasi maging maayos ka, dahil alam ko
dumaan ka din sa hindi magandang pangyayari sa relasyon, gusto ko maging matibay ka din. Mali yan. Dapat huwag mong isaalalay ang ikaayosong buhay mo sa ibang tao. Dapat mas mahalin mo ang sarili mo, higit kanino man, dahil lahat ng bagay may dahilan kung bakit nagaganap. May nawala man sigurado, may dahilan yun na mas ikakaganda ng buhay natin. Paano ka makapagbuo ng maayos na pamilya kung sarili mo hindi mo kayang protektahan? Hindi yun lang? Kasi, okay. Sige, marami pa po. Ganyan na kalabas. Marami pa? Ang dami ng text na. Hindi, dalawa po. Nalapos nila. O sige, mukhang nobela. Kuha na natin yung punto niya doon. O sige. Pero ang tanong ko, sa dulo ng text na yan, may I love you ba? Meron po kasi dito na sabi niya, sana, wag mong iisipin na hindi kita mahal. Okay. Dahil hindi nangyari yon kahit kailan. Ang sa akin lang, kailangan kong mabuo muna ang sarili ko para na din sa ikabubuti mo at sa lahat. Okay, okay. Ayoko nasasaktan ka. O, sige. Alagi sa kilos ko. Okay. So, ibig sabihin, sa text na yan, ang haba, di ba? Opo. Alam mo ate mo kung may nangyari sa inyong dalawa na natapakan ng ego niya. Dun sa part na nabasa mo yung text message na mahaba, may sinabi siya dun na eto na naman ako, umaasa na naman ako sa'yo. O diba natandaan ko? Ayun lang natandaan ko. Ayun na nga, umaasa na naman ako sa'yo. Gusto kong buuin ang sarili ko. I think it's ego ng lalaki na natapakan. Kaya gusto niya mabuo muna siya bago siya bumalik sa'yo. Kasi the fact na si paulit-ulit din naman niya sinasabi sa'yo na wag mong isipin na mahal kita. Sinabi pa niya na magtiwala ka sa akin, lubusin mo na. Pinayagan mo ko magtrabaho dito, lubusin mo na. Diba te? Opo. I think Ate Cheryl, mahal ka pa rin niya. Pero yung sinabi niya kanina na gusto muna niya buuin ang sarili niya, parang broken siya as a person. Tsaka may nabanggit ka kanina na sayo mo hindi kayo nag-aaway. Pero may text siya na ang sabi niya, eto na naman tayo, lagi na tayo nag-aaway. Hindi kasi po yung nga po, diba, nasabi ko na nagkapalikan po kami kasi naghiwalay sila nung kinakasama niya na nasa Pampanga. Mm-mm. So, nung mga first day namin, so July 6 lang po kami nagkabalikan. Yung mga first week po na yun, puro talaga po kami away kasi selos. Kaya pero pinilit ko talagang ayusin na gusto ko na ako pa rin kasi ako yung asawa niya. Tsaka may sinabi din siya dun sa text message atin na parang wag yung tungkol sa gastos. May money bang involved sa away ninyo? Wala naman po. Kaya lang po kasi ako po kasi talaga may trabaho. Okay. Wala po siya trabaho. Parang nagigets ko kasi si kuya. Kasi sa lalaki ate, alam mo ito ah, hindi ko naman sinabing mangyayari sa inyo. Pero marami sa relasyon ang nagkakahiwalay ng dahil sa pride. Kumbaga yung pride ng lalaki na tatapakan dahil mas mataas yung nararating ng babae sa kanila. Mas mataas yung salary, yung career. Sa ganyang parte, sobrang big deal yan sa mga lalaki. Kapag ang babae, mas angat sa kanila. Kumbaga, nasasaktan sila, hindi lang nila maipakita. Mahal ka niya, oo, mahal ka niya Ate Cheryl. Pero, di ba, hindi naman laging sa pagmamahal niya, pagmamahalang magtatagal ang relasyon. Sa ngayon, siguro gusto talaga niyang ipakita sa'yo na ako, I can provide things for you. Ako dapat ang mas mataas. Ginusto ko magtrabaho dito malayo. Gusto ko buuin ang sarili ko. Baka may mga confusions din siya sa utak niya. Diba? So for now, Ate Cheryl, sabi mo nga mag-asawa kayo at mahal na mahal mo pa rin siya. Opo. Kung halimbawa man na nag-iisip siya ngayon at gusto niya buuin ang sarili niya, so he can provide for you, bakit di mo na lang, sa akin lang ha, bakit di mo na lang muna siya hintayin? And then kung feeling mo parang may mali, kasi mararamdaman mo yun ate eh. Kung feeling mo talaga may mali, puntahan mo. Pero DJ Kara, may tama po ba na nagpalit siya ng number para lang sa sinasabi niya buuin sarili niya? Nagpalit siya ng number? Alam mo, sa akin mali yun ah. Kasi bakit mo kailangan magpalit ng number? Hindi ako yung tanong ko eh. Kasi, oo. Pero mahirap din kasi magsabi na, ay may babae yan kasi hindi pa natin ako confirm. Unless makita mo ng dalawang mata mo. Mahirap din kasi mag-judge. Do sabi ko nga, malaking impact talaga sa lalaki pag natatapakan ng ego nila. Lalo na kung ikaw yung may trabaho, ikaw yung nagpo-provide, tapos siya wala siyang magawa. Gusto niya kasi, kahit na, alam mo, kahit di mo sabihin yun sa kanya, bilang sa pagkalalaki niya, tamang-tama yun eh. Kasi parang iniisip niya mali eh, hindi dapat ganito, dapat ako. But well,
Ate Cheryl, nagpalit siya ng number, di ba? Hintayin mo pa muna ng ilang mga araw, baka sakali pa. Pero kung ikaw, may nafe-feel ka na, di ba, women's intuition. Kung may nafe-feel ka na ka ba sa dibdib mo, at feeling mo parang teka lang, matagal na ako naghihintay, puntahan mo, alam mo ba kung nasan siya sa Pampanga? Opo, nagtanong-tanong na po siya mga kasama. Oo, pero huwag mo muna yung gawin ngayon. Kasi I'm sure, baka magalit siya kasi baka naman totoo. If ever, ha, baka naman totoo yung sinasabi niya na gusto lang talaga niya ng space. Hayaan mo muna siya. Pero pag feeling mo sobrang tagal na, puntahan mo na te. Kasi may right ka eh, dahil asawa ka. Opo. Pero huwag ka lang magwala doon. Hindi naman diba? Po. Unless, pag nalaman mong may babae talaga siya, doon ka magwala. Kasi naman po parang kung sa ikakasaya naman niya, parang hindi naman akong ibigay. Oo, pero sa ngayon, te, wag mo muna mag, sabi nga niya, wag mo munang lasunin, di ba sabi niya, wag mo munang isipin yung ano, kung magtitiwala ka, lubusin mo na. Totoo naman eh, magtiwala ka muna sa kanya ngayon. Ngayon, kung maglolo ko siya, kasalanan niya na yun, at least ginawa mo ang part mo. As a wife. Okay po. Diba? Huwag ka muna magpakalunod sa lungkot, ate. Habang siya, binubuo niya yung sarili niya, ikaw din, mahalin mo din ang sarili mo ngayon. Hintayin mo siya sa kanyang pagbabalik. Kung feeling mo sobrang tagal na, then gumawa ka na ng move. Okay? Sobrang, ano na po, kasi hirap na ako isipin bakit ito nangyari. Mm-hmm. Kasi minsan mahirap din talaga intindihin ng mga lalaki. Hindi lang tayo mga babae. Okay po. So, hintayin mo muna, okay? Actually, mas lalong mahirap intindihin ng lalaki kasi hindi sila expressive. Actually, totoo yan. Diba? Mm-hmm. Hindi mo sure kung anong pa talaga nangyayari sa kanya. True. Baka kaya akala mo okay naman po kami bago siya umalis pero hindi mo alam, tinan mo ang haba ng litanya. May kinikimkim pala. Diba? So, pagkatiwalaan mo muna siya sa ngayon kasi you'll never know. Magdasal ka lang na sana God, bigyan niyo po ako ng sign kung... Kasi ibibigay naman sa iyo eh. Kung magpe-pray ka tungkol dyan, bigyan niyo po ako ng sign kung tama ba itong ginagawa niya sa akin, kung tama po ba ako, kung dapat ba akong umalis. Ibibigay yan sa iyo, sasagutin yan. Okay po. Okay? Okay. Sige. Po. Maraming salamat, Ate Cheryl. Okay po, thank you po. Ayan. Hi. Always your number one. SM Radio Station.